Oily ko. Oh, din. Init kasi, ano ba 'yan? God, this heat. Summer na. Okay, game. Game, ay, tara. Record pala, no? Ayan, recording na. Recording na din. Okay, game. 3, 2, 1, go. Hello, welcome creepers. This is Cryptsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Cryptsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Documentaries, movies, TV series, and real stories from our listeners. Because this is Thursday. Hello? It means slide into our DMs day. Yeah. Yes. Okay. Isa na namang round ng mga kwentong halo-halo, sari-sari. Di natin alam kung ano nangyari. Yeah, ito yung mga stories na sinad sa atin ng ating mga creepers. In general, trigger warning, kasi we will go in blind. We don't know what these stories will be about. So, ayun, meron lang tayong general trigger warning kasi baka may mga sensitive topics na may encounter tayo within this episode. So if you think medyo papunta na dun yung kwento, you might want to skip ahead. We'll be here for you, di ba? We'll back you up. Kayanin natin. Yep. So, okay. Game. Start na po ba tayo? Tara. Ayan, sige. Tihayan na po. Okay. Ito yung first story. So I will not say the name first kasi baka anonymous. Pero heto. Hey G-Boys, quick story lang about my brush with a mandurukot during ano yan? Ay! Naalala ko to. Asan ka nagbabasa? Ito, slide 46. Hindi ba to? 47 na tayo. Ah, okay. Ano ba? 46 is... Oo nga pala, no? Teka. Ito, dito na ako. Dinownload ba yung new file na sinend ka? Oo, dinownload ka. Ito, kita ko na. Okay. Ah, mag-thank you muna pala tayo sa disclaimer natin. Ah, yes. From Jeppy Rosette. Hi, Jeppy. Thank salamat you, Jeppy. Sa pa-disclaimer. Maraming salamat. So if you also want na marinig yung boses nyo, tapos binabasa niya yung disclaimer namin, you can record an audio or video tapos isend niyo sa amin sa cryptsilog@gmail.com tapos gamitin natin sa episode. Yes, pasabog dapat yung ano niya. Kanya-kanya kayo yung paandar niyan. Ano, kabugin niyo kami. Charo, akala mo naman ang taas ng bar na ginawa wow, natin. Talaga. Ayan. Okay, game. Start na po tayo. Totoo na to. So, ang code name niya ay Lynn. Okay. Hi, Kuya Glenn and Gideon. Itago na lang po ako sa pangalang Lynn. Matagal na po akong listener, pero ngayon lang ako nagsulat, finally. May kwento na ako nangyari po ito noong nag-aaral pa ako ng college. Taking up agriculture. Huwag nyo na lang po i-mention ang course. Bale. Okay, so ibibilip natin yon. Okay. Course. Bale, may classmate po ako, si Anne. One day, sem break nun, niyayan niya ako na sumama sa hometown nila kasi piyesta daw. Nako, ito na nga ba yung sinasabi natin eh. Pero kinakabahan na ako nito pag magkakayayaan sa piyesta sa kanila. Kasi alam mo naman, aswang, midsummer. Yeah. Ano na tayo? Cautious na tayo pag ini-invite tayo sa mga piyestahan. Okay. Sure. Piyesta daw sa kanila. Ako naman si Tanga, sama naman ako agad. Kahit hindi ko alam kung saan ang lugar nila. Nagbiyahe kami ng ilang oras. Sumakay pa kami ng boat at pagdating sa barangay nila, parang busy ang lahat. Sorry, silent ko lang. Busy ang lahat ng mga tao sa paghahanda sa piyesta. Ang una kong napansin ay yung isang lalaki na tingin ng tingin sa akin. Parang may crush sa akin. Like, what the fuck?
Ay, ganda. Haba ng hair. Mabait naman yung mga tao at ang family ni Anne nung gabi na natulog na ako sa kwarto. Ni-share ako sa room ni Anne. Narinig ko na may nag-uusap sa labas. Narinig ko yung pangalan ko. At pinag-uusapan nila ako na parang may balak silang masama sa akin. Wait, parang ano to? May balak silang masama sa akin. Ano kaya yun? So kinausap ko si Anne. Pero sabi niya, huwag kang matakot eh. Ito, inom ka muna ng tsaa. Shout out sa astrology. Pero kinakabahan na ako. Kaya pinagpalit ko yung, wait. But parang, alam natin yung plot. Okay. Kaya pinagpalit ko yung baso namin. Kunwari, uminom ako. Then sabi niya sa akin, sorry Lynn, niyaya kita dito sa piyesta. Hindi bilang bisita, kundi ikaw ang handa. And then ang sabi ko, ah okay. So biglang inantok si Anne. Nakatulog siya, so nilagay ko siya sa kama ko. Then mamaya, kinuha na siya ng mga pamilya niya at kinatay nila siya at ginawang sisig. At siya ang ginawang dinner. In fairness, masarap naman si Anne. Wait, napahingi pa ako ng extra rice. Nakikain ka! Okay. Yun lang Kuya Gids and Kuya Glenn. Nga pala, April Fools, bitches. Ayan, Gideon, tinatanong kasi kita kung anong gusto mong prank sa listeners natin. Hayop ka! Tuloy ka. Ayan, Gideon, tinatanong kasi kita kung anong gusto mong prank sa listeners natin ngayon. April Fools, eh wala kang maisip. So ikaw na lang. Ayaw mo prank ko. Sorry na pahaba. Hayop ka, Glenn. Ikaw pala to. So kapat parang familiar yung kwento. Ayop. Etos lang pala tong si Lynn. Oo, itago sorry, natin guys. Sa pangalang Glenn. Lech. Bumawi ka na lang next year. Oo, mahayop. Ano ba yan? May sabi ko, dun pa lang sa piyesta, alam mo na kagad. Ay shit, mabubuking yata niya na ano lang to. Oo, di ba? Pero hindi, tuloy pa din ako. Medyo nung bandang ano na eh, samba. Dun sa pinagpalit niya yung ano, basos ko, bakit? Sobrang ano, familiar kamuka. Yung plot. Oo. Ayun pala, Lech. Ayan. Happy April Fools. And thank you, Gideon, for being ay, such a good sport. Thank you, Glenn. Ayan. Okay, next. Okay, ito na. Ito na yung totoong start na po tayo. Totoong story na. Ano ba? Hello po. First time ko po mag-send ng story since mahihain ako pagdating sa ganito. By the way, anonymous po sana. Huhu. Baka masabi na naman ni Kuya Glenn. Ha? Okay. Okay. Anyways, catfish story po to. And kaibigan po ko po nagsimula. So ayun nga, first year high school kami nun. So mga 2 or 3 years ago, syempre, may mga famous sa higher batch na gusto namin makausap, ganun, lalo na yung mga pogi. May isa kaming katropa nun na laging sinasabihan na mataray, ganun. So bigla siya nagkwento sa amin na gumawa daw siya like catfish account para makausap yung gusto niyang makausap na lalaki. And we asked why, kasi hello, pwede mo naman kapalan na lang mukha mo in person, char. So ayun, tas sabi niya, gusto ko kasi malaman kung fuckboy sila or hindi. Then, natawa na lang kami, lalo na ako, since wala naman din kami magagawa dahil nagawa na niya hanggang sa nahuli daw siya ng mama niya na may ganun na account dahil hiniram daw phone niya. Ayan na nga ba? And dito na nagsimula yung pang-catfish naming buong tropa para what lang makausap or mapagtripan yung ibang higher batches na nang titrip sa amin. Nag-start to dahil yung ibang nasa higher batch, may mga dummy accounts na nang ba-blackmail sa amin. Ewan ko rin bakit ang hilig nila sa ganun. So, hinayaan na lang namin hanggang sa maisipan ng isang tropa namin na gumawa rin ng account. As in, hindi kami lahat nag-hesitate na baka mahuli kami. Ganun. Since parang lang naman din mang trip ng iba. So ayun na nga, gumawa sila ng account na male yung profile para di nila sana maiisip na tropa namin yun since puro girls kami. E di ayun, message lang sa mga nangaano sa amin and hindi pa nag-reply yung iba kasi alam nilang fake account lang ganun. Hanggang sa maboard na lang rin kami and hindi na masyado ginagamit yung account. After a few months, nalaman ko na gumawa rin pala sila ng isa pang fake account na babae naman profile. As in, nung nalaman ko na sila rin pala may gamit nun, sobrang nagulat ako kasi kala ko totoong person dahil ang realistic ng picture. And medyo nagtaka rin ako before na bakit ako inad nun sa FB, yun pala sila yun.
So ayun, edi inopen ko yung account kasi curious ako sa mga pinaggagawa nila sa account na yun dahil matagal na pala nila ginagamit. And shoota, ang daming lalaki. As in, pagkabukas na pagkabukas ko, puro lalaki talaga nandun sa inbox. And pati yung ex ko that time, minessage nila. Alam ko pa before na yung ex ko na chinat nila, inask pa ako if kilala ko yung person na yun. Eh, since wala pa ako idea that time na sila yun, sabi ko na lang na wag niya pansinin since pakit pa rin ako, gusto ko, ako lang ka-chat niya. Ex naman eh. Anyway, so ayun, may mga iba pa silang conversations with Arabo, ganun. Grabe, as in worldwide na yung inaano doon. Tapos syempre, first year, edi nakitrip rin ako, nag-chat-chat ako ng kung sino-sino doon, hanggang sa na-board na naman kaming lahat, and up to this day, nandun pa rin yung account. And looking back, sa nangyari, grabe yung cringe. Kasi kitang-kita mo, may mga messages yung pang-flirt ng isang high schooler. And after nung school year na yun, sobrang hindi ko kineri yung nangyayari. Nakwento ko siya sa isa pang message nung catfish account, and pati siya nagulat kasi akala niya talaga legit person yung kausap dahil sa profile, dahil super na mukhang realistic yung account. After nun, lumipat na rin yung friend naming nagsimula ng catfish account. And hindi na rin namin masyado pinag-usapan yung pinaggagawa namin kasi lahat kami nag-cringe. Ayun lang po, G-Boys. Thank you sa pagbasa. More power. I really love your podcast kahit may mga kalat. Lalo na ngayong Christmas break. Tinuloy-tuloy ko yung pakinig hanggang sa naubos na lahat ng episodes. Ayun lang naman po. Thank you and God bless. Sorry nga haba kahit intro pa lang siya sa ibang mga story. Sorry rin kung ang gulo basahin. OMG, di ako maggaling sa mga ganitong kwento dahil madaldal ako. Nako, i-audio mo na lang. Tawa, may lapa tayong code name. Riddler. Pero babae siya, tama ako, no? Riddler girl. Ayan, sabi ni Riddler, ito, catfishing buong tropa. Ano yung isang account lang? Or lahat sila gumagawa ng personal dummy parang account? Isa tapos shared nila share yung na lang account. Sila. Okay. O, wala kayong magawa, loko kayo. Mga nantitrip lang. Tapos grabe, okay, international, may mga Arabo na rin kausap. Napaisip tuloy ako kasi minsan may mga nag-a-add din sa akin na parang medyo fishy, ganun. So, sino kaya to? Makakilala ko to, ah. Ganyan. I mean, ayun, nantitrip lang, ganun. Or parang huhulihin ako, ganyan. Kung kakagat ako, ganyan. Ay, kakagat. Kumagat ka ba? Hindi. Nagkamali ka na ba? Maingat daw dapat. Ay. Alam mo, di ba sa Twitter, nagpa-follow back tayo sa lahat? Pero ngayon, narealize ko na minsan may harm din pala yon. Like for example, pag merong bagong-bagong account, tapos zero followers siya, tapos finallow tayo. Di ba, may pina-follow siyang 20 people, pero zero followers siya. Nag-hesitate tayong i-follow back kasi na-try ko minsan, finallow back natin. Minessage ako ng ibang podcast para tanungin kung kilala natin yon. Parang kasi pina-follow back nyo eh. So, sabi ko, nga na baka isipin nila legit yun or kung ano man na dahil pina-follow back natin. So, kapag nakita kong zero followers, hindi, huwag muna. Saka na lang. Ganun. Or siguro, intay natin mag-message. Kasi alam ko may mga tao din naman na gumawa lang din ng Twitter for us. Baka ano. Hindi, kasi nga, ayun, mas active tayo sa Twitter. And... ayun, so gumagawa sila ng Twitter. So kaya siguro kayo. Din sila. Let us know kung sino kayo, 'di ba? Para sure. Ito naman sa story ni Riddler. Well, it's good na tinigil niyo na. Pero minsan kasi yung ganyang katuwaan baka mag-result to harm na hindi niyo talaga intention. So buti walang nangyaring ganun sa inyo, walang na-depress or ano man na na-biktima nung accounts na 'yon. Oo. Ang gusto kong malaman ay kamusta na sila ng ex niya. Kung nagpapakit ka pa rin ba? Oo, 'di ba? Ikaw lang gusto mo, ikaw lang yung lumalandi kay ex. Okay. Thank you, Riddler. Paubaya. Yeah. Ay. Eh paano kung kayo naman talaga destiny ganya, 'di ba? Dapat di kayo mag-break. Okay, so, and another one. I thank you kay Riddler. Thank you, Riddler. And another one. Hi, G-Boys. This is my first time writing here, and surely there'll be more. And I've been a listener for quite some time. You can call me friends. I just want to share one of my paranormal experience in Baguio.
Late 2015, we went to Baguio for an academic-related tour and stayed over a hotel. In the hotel room, we were in the hotel room, me, my three female friends, we aren't friends anymore though. Ay! Ay! F.O. Bakit? Kwento mo rin yan. Anong nangyari? Kwento mo yan. After eating dinner, my friends wanted to take a quick tour around the hotel, but I opted to stay in the room instead. I rushed back to our hotel room and decided to soak in the tub as it was very tiring day because I didn't get a chance to take a shower since we immediately proceeded to, with a tour upon arriving in Baguio in the morning. So I took the key card from my friend, went upstairs alone, locked the door, and soaked in the tub with my iPad. Okay. I decided to listen to music, so I put my earphones on and tried to feel the music. As the song Boulevard of Broken Dreams played. Mm-hmm. Green Day. Tama ba? Green Day. Uh-oh. Ay, yun ba? Walk Alone. Oh, okay. I Walk Alone. I Walk okay. Alone. I Walk Alone. I heard muffled sounds outside the bathroom, which I ignored as I thought that maybe my friends were back from their frolic ways too soon. A few minutes later, I heard a knock, so I just shouted that I'll be done in a moment because I was too lazy to get up because I was in a very comfortable position in the tub already. Then I heard someone whisper in my ear. I paused the music. Although I couldn't understand what it told me, I was terrified as I clearly heard a woman's voice. Mm-hmm. I immediately got up and ran outside the bathroom only to find out that my friends were not in the room. I checked my phone and they sent me a message that they were hanging out with the guy, with my guy friend's room. When they got back, I asked who amongst them knocked on the bathroom door while I was still inside. They looked at me with a confusion. They told me that it would have been impossible for them to knock on the door as they couldn't get in the room because I took the key card with me immediately after eating dinner. I was alone in the hotel room for the entire time. We stared at each other for a few seconds and without actually talking, we knew what was up. Sorry if it was so long. I still have more stories to tell because I see and feel ghosts frequently. And that's it for now. Thank you for taking the time to read this, even if it's a bit lengthy. More power to you guys. Sabi ni Franz. Thank you, Franz. Thank you, Franz. Is it a prank? Okay. Is a English prank? Version ng ano, no, sorry na pahaba. Diba? Sorry it was so long. Sorry it was so long. Yeah. Team, okay. Well, talamak naman ng Baguio sa mga ganitong stories, di ba? True. Fuck. But... although nakakatakot to, no? So, ano, hubad ka nung tumakbo ka palabas? Ganun ba? Wala nang tuwalya-tuwalya. Ayokong abutan ng mumu dito. Kebs na kahit nakahubad ako, di ba? Ito ba ang dahilan bakit kayo naging friendship over? Ay! Dahil feeling mo sila yung nagkumatok? Mm-mm. Ay, baka hindi naman. Pero, okay. Ang hirap din mag-isa, no? Kanda dito ka sa hotel sa Baguio. Ano pwedeng ikot sa hotel? Kasi nung parang nagpunta naman kami and then may hotel din. Parang maliit na. Siguro dahil maliit na hotel lang din yun, no? May mga specific hotel sa Baguio. Na, ay, yung mga oo, talamak sa ano. Ano sa mga kasi hotel yung yan? Ayoko lang pangalanan dito kasi baka mahamak tayo. Pero... hindi. Parang it can be a good thing or a bad thing siguro, no? For the hotel. Kasi either pupuntahan ka or iiwasan ka ng mga tao. Actually, merong isang hotel din. Yung TripAdvisor page nila. Puro mga nagsasabi na creepy, may ghost. Ganun, kawawa. Totoo ba? Hanapin ko mamaya. I-tweet mo yan. Isa nasa Session Road, isa nasa medyo back streets, pero notorious talaga. O sige, i-DM sa amin. Uy, salamat, sige, friends. Kasi challenge natin, hindi naman kayo totoo. Oh, para maano ka, ano? Nahanap, makikita mong hinahanap mo. Okay. Thank you, friends. Thank you, friends. I-follow up mo yung ano, yung friendship over story. FO nyo. Oh, invested na kami. Sabihin mo kung ba't kayo nag-FO. Oo. Ito, next. From Lakisha Layaw, ang code name.
Ito ulit ako, nagbabalik. It's your girl, Lakeisha Layaw. Part 2 ng mga panahong marupok ako at nangangailangan ng dilig. Nako? Diba sinasabi ko? Inom muna ng tubig. Nako? Para uhaw na uhaw tayo. Shoutout pala kay Emmy, na office mate ko. Sabi niya napapasin daw di tayo umiinom ng tubig. Tapos ang haba-haba ng dito. Usapan natin. No? Sabi niya, inom kayo ng water. Oo nga. Oh, sige, wala akong dalay. So next recording hydrate. And few weeks after ng epic fail na meetup namin ni Kuya Borta, bumalik sa normal lang buhay ko. If you recall, si Kuya Borta, ito yung nine-networking pala siya. Ay, kala sayang. Na mm-hmm. Kala niya yun na. Tapos, around this time, nag-try ako mag-grinder app sa phone kasi need ko ng new friends, charot. May nakachat ako ng isang guy. Nag-work daw siya sa isang hotel or casino dito sa Pinas. A few hotel casino comes to mind. Nandiyan sa may bandang Pasay. Pasay, oh. Ilang araw kami naging constant na magkausap hanggang sa nag-decide kami magkita para gumawa ng masasayang activities in that. Nag-decide kami mag-inom sa apartment ko. Sinabihan ko siyang magdala ng ID para sa registration papasok sa building. Kaso, para sa papasok sa building main. Kaso, ang sabi niya, nung nagkita na kami, nalimutan daw niya. Sa puntong yun, dapat pala naisip ko ng red flag yun. Pero dahil ako na may in-heat, di ko na pinansin yun. Nung nag-iinom na kami at nagkakwentuhan, kinailangan kong tumayo para mag-jingle bell rock. Pagbalik ko sa pinupwestohan namin, pinapashot na niya ako. Okay. Sabi ko, teka lang naman at kababalik ko lang. Pero mapilit siya. Hanggang sa ininom ko yung tagay, eto na palang red flag number 2. Oh. After a few minutes, natanggapin yung tagay na inoffer niya. Nakaramdam ako na parang bigla akong tinamaan agad. Nahihilo na ako at medyo inaantok. Unusual siya kasi halos di pa nangangalahati yung alak namin. Hanggang sa umabot na sa punto na sunod-sunod na yung patagay niya sa akin. Ang naalala ko na lang ay tumayo ako, umihi at nag-block out. Pagkagising ko, nagbubukang liwayway na. Wala na siya. Pati ang cellphone ko, wallet at bracelet na niregalo sa akin, wala na rin. Shit. Sa putong ito, ko talaga nasabi ang linya sa rap ni Andrew Ina, Banyo Queen. Ano? Sa puntong ito ko talaga nasabi ang linya sa rap ni Andrew Ina Banyo Queen na ubos ang aking money, di ko pa nahalikan. Charot. Immediately, tumawag ako para pa-block lahat ng cards ko at ang walang hiyang kawatan and nag-type ngang mang-fraud ng transaction na luckily na-block agad ng mga bangko. Pasalamat ako at yun lang ang nangyari sa akin at buhay pa rin ako ngayon. Moral of the story, huwag basta-basta magtitiwala sa taong kakikilala lang sa internet. At siguraduhin may ka-score muna bago sumachar. Salamat, G-Boys. Gusto ko hanggang yan. Hanggang sa susunod na kwento. Hugs and kisses, Lakeisha. Sana man lang natikman, di ba? Bago. Yun pala yung strategy doon. Parang, pag nararamdaman mong nilalasing ka niya. No? Oo. Pero ako, ever since, hindi ko gusto na lasing ako. Kasi di ba parang ang baho ng amoy. Not only pawis, that. Pawis ka. Oo. Ang medyo hirap mag-master ng strength para sa mga gagawing activities. Oo. Yan, kasi ayun. Sarap na lang matulog. Oo. Totoo. Parang hindi ka peak level mo nun eh. Pag gano'n. Ay, shit. May ano. 100% dapat. Okay. Maraming salamat, Lakeisha Layaw. Sana ano. Ang hinay-hinay ngayon. Medyo delix ngayon ah. Mag-G-app. So... Akala ko sa inom kasi liquor ban. Dahil sa cases natin. Oo. Kailangan magpaano muna. PCR test. Alam mo yung mga nag-story, yung mga nagbabirthday. Everyone were PCR tested. Kailangan may ganun disclaimer. Sana all. Okay. Ayan. Okay, maraming salamat, Lakeisha Layaw. Thank you, Lakeisha Layaw. And another one. Hi, Gids and Glenn. Call me Bacon Pancake dahil baka masabi nyo ang name ko para di na kayo mag-bleep. Oy, thank you, Bacon Pancake. Hindi pa nakakatikim nun. Masarap mo yun. Sakto lang. So, yun na nga. Been listening to your podcast since itong quarantine and thanks for making sane lagi. Kahit nakaka-insane na minsan yung ibang mga serial killers na kinakwento nyo. Haba ng intro pero eto na nga yung kwento ko.
I was 15 at that time, birthday ko. Binati ako ng kapatid ko ng child... Wait, ulit. Binati ako ng kapatid ng childhood crush ko. Let's call him Gino. Okay. Kapatid ng crush. So, yun. Chat-chat. Chat-chat. Since friendly naman ang chat, sige lang ako. Then suddenly, chinat niya ako na doon daw ako mag-breakfast sa kanila. Ikaw ba? Pupunta ka ba? Kapatid to, hindi naman si... Ah, pero baka makita mo si crush doon. Oo. Andun si crush. Maligo ka na. So, yun. Pumunta ako. Tapos, nagulat ako kasi dalawa pala bahay nila. Oy, rich kid. Yung pangalawang bahay nila, malayo dun sa original house nila na alam ko. Tangin, ano to, hideout? Ganun. Hindi, mayaman lang. Ayan. Grabe, every anak mo, may sariling bahay. It was around 8 a.m. noon, breakfast nga, di ba? Tirik na tirik ang araw. So, pumasok kami doon. Tapos, nagulat ako, walang tao. Medyo panicking inside na ako kasi puta, ba't kami lang? Tapos, yun, dinala niya ako sa kwarto. Tapos, chill lang ako. Kahit deep inside, tinatawag ko na lahat ng santo. Oh my God, medyo nakakatakot nga ah. Rektang kwarto, ganun. Tapos yun, in-start na niya akong halikan sa leeg. Sinisipa ko na siya. Tapos parang hinahawakan niya pa din ang kamay ko para tumigil ako, ganyan. Then suddenly, di muna ako lumaban. Inantay ko yung tiyempo ko. Tinanggal niya yung bra ko with one hand. Oh my God, shit. Natatakot na me. Tapos sumakto. Pagkakiss niya ulit sa leeg ko, puta, eto na yung chance. Kinagat ko ng bongga at lahat ng galit ko sa mundo, nilabas ko doon. Hanggat sa manghina siya, after doon, dali-dali akong lumabas at kinakabahan pa nga ako noon kasi ayaw bumukas ng gate. Tinulungan niya naman ako buksan since open area na yung gate nila. So madali akong makita kapag sumigaw ako doon. Ayun lang, shit. Ako yung binrekfast niya, nakakaloka. Ayun, binla ko na siya tapos fast forward, nagpaparamdam ulit siya. Eh may jowa na ako noon. Tapos, sending creepy maniac stuff. So, yun, nagpanggap yung jowa ako, na ako, yung kausap ni Gino. Oh, wait! Si Gino yung kapatid, tama ba? Hindi ito yung crush. Okay, tama. Ah. Sabay, send ang picture ng jowa kung nakapakyo. Tangin na talaga, di na nadala. Ako din naman, ba't ko pa inaccept? Ayun, pota. Thanks, G-Boy. Sana okay lang pagkukwento ko. At salamat dahil nakakinig ako ng mga true crimes. Nagkaroon ako... Ah, sa kakakinig ko ng mga true crimes, nagkaroon ako ng matinding trust issues. In a good way naman to be extra aware, mapanuri at mapagmatsyag. Matanglawin ka, girl. Ayan, yun lang. Maraming salamat kay Bacon Pancake. So, okay, very serious yung nangyari sa kanya, no? Totoo. Buti na lang siya the presence of mind para ma-overpower niya si Gino na isang Gino, predator. And ang lakas ng loob ah, parang ito pa, bumabalik pa, nagpaparamdam pa ulit. True. It really goes to show na hindi porke na-invite mo sa bahay mo at sumama sa'yo hanggang sa kwarto mo, eh all the way na okay. Papayag na siya sa lahat. Diba? Oo. Ito nga, she was just being polite kasi sabi nga niya na nandun na sila sa kwarto, parang hindi na siya comfortable eh. Hindi lang niya masabi. Pero apparently may balak pala talaga. So, oo. Ito naman si Gino, feeling niya G, itong si... Sumama eh, ganyan eh. Oo, which even is yun, wrong understand, ano, parang anal... mali yun eh, diba? Sana even yung pag-accept sa friend request, parang okay, in-accept mo, tapos is that license for you to message me na ng mga kamanyakan, diba? Oo, except, parang sinisip niya, ay, in-accept. Eh, bakit mo ako in-accept? Wala, friends, diba? You're shifting the blame on me pa, parang ganun. Oo. Mm-mm. Naging polite na nga lang sa'yo. You know, some people are, ano, they need schooling sa, ano, ganyan. Yep. And, oh, ay, Gino. Maraming salamat, Bacon Pancake. Bacon sa Pancake. Sa kwento mo. Ingat, ingat. Glad sana to know ano, na, ano, safe ka. Mm-mm. Ayan. And, yun, thank you din sa pakikinig sa Cripsilog. Yan, and another one. Ato, ganda ng bagong episode. Paano naman ako, guys? Naalala ko nung bata ko, pauwi kami ng tatay ko, nakasakay kami sa sasakyan. Hindi ko na maalala yung pinaka-exact sequence of events, pero ang alam ko, road rage yung nangyari. Parang di nagkaintindihan yung tatay ko at yung police. So, tinutukan niya kami ng baril.
that this was 2007-ish. So pinatakbo ako ng tatay ko pauwi. I was crying the whole time hanggang sa tinawag ko yung nanay ko at yung pinsan kong kagawad. Tapos umiiyak pa din ako nung kinwento ko sa kanila. Thankfully, kumpare ng tatay ko yung chief of police sa district namin, so no charges were made and walang damage sa tatay ko. Pero I will always have that memory in my head. Ayun lang. After nung incident, naging good friends naman yung tatay ko at yung police. Binigyan niya ako ng Nokia phone nung nalaman niyang nasnatch yung phone ko. I think nagkakapag-usap pa sila ni Papa, di ko sure. Pero di na siya naka-assigned sa lugar namin. So wala na talaga ang info. Ayun, hanggang dyan na lang talaga. Grabe naman. Okay, pero naging friends sila? Diba? Yeah, baka na disiplina ng maigi nung ano, nung chief of police after the incident. Traumatic 'yun ah. Nakakatakot matutukan ka ng baril. Yeah. I mean, kahit hindi ikaw erpat mo, 'di ba? In your family. 2007 so this was 14 years ago, so baka teenager pa lang 'to nun si ano, si Sender. Mm. 'Di ba? That's very traumatic, 'di ba? Mm. Fuck. Parang ano 'no? If ever, that will be the last image that you'll see before. Oh my God. Matay. Wag naman. No. Parang, pag na-imagine ko, parang, wait, marami pa akong gustong mapanood. Mapanood mo? Mapanood. Yung diniscuss natin dun sa Iceberg movies. Oh yeah. So, nasa pipeline. Shout out sa Cinephiles. Shout out Cinephiles. Okay. Okay. Salamat. And another one. Ay, sorry. Ayan, thank you kay ano. Wala pa tayong names na kanya paano, 'di ba? May Robin na ba tayo? Parang mayroon na. Sino na lang? Shazam. Pero I think babae siya, no? Babae yung sender niya. Shazam girl. And shout out din sa papa mo. Ay, oo. Yan. Okay, and another one. Code name Machan. Okay. OMG, listen to your episode 78, Glenn's Diaries. Yung nananakawan sa dorm is almost the same na nangyari sa dorm namin sa Los Baños when I was in college. Nanakaw din phone ko noon. Tapos around a month pa lang siya sa akin, kaya ang saklap. Yung roommates, sumakit din daw ulo when they stayed sa room the whole day. So feeling nila may ini-spray dun sa room para di kami magising. Yeah. Oh. Ako kasi may pasok pa rin sa... Ano to? Ako kasi may pumasok pa rin sa classes ko that day after mangyari yun. O di ba studios din? Parang sa niya may pasok siya, tama ba ako? Kaya hindi niya na-amoy, hindi niya na-experience yung may something na smell. Tama ba ako? May pasok siya. Kaya naiwasan niya. Studios. Studios. Okay. Kasi mahiling akads muna before anything else. Oo naman. Ang nangyari pala noon ay ganito. Same with Glenn, ini-ensure namin na lock yung room namin kasi sino man yung huling matutulog. Tatlo pala kami sa room. Sa first floor kami, katabi ng room namin yung common area. That night, nagre-review yata for exam or gumagawa ng group project yung kaklose namin dormmate na nag-i-stay second floor. Nagsabi siya na iwan naming unlocked yung room namin para di na niya kailangan umakyat sa room nila para mag-CR. Wait. Kasi nga nasa common area, parang ganun. Tapos doon na lang siya makiki-CR sa friends niya sa first floor. Ganun. Okay. Ang access lang kasi sa common CRs at bathrooms is through the dorm room. So iniiwan namin unlocked that night ang room namin for her. Iniwan kong naka-charge yung phone ko beside my bed doon natutulog ako. Pag-isip ko, nagtaka ako bakit yung dulo ng charger ko nasa sahig. Then sa way ng door naka-point. Di pa agad nag-register sa akin na nawawala yung phone ko. Nauna yatang mag-react yung roommate ko na nawawala ang phone niya. Saka lang din ako natauhan na shit, ako rin. Yung roommate ko ang pinakamalapit sa door, buong bag niya nawawala. Shit, okay. So ayun, kagulo na. So lahat ng rooms na unlocked ang rooms na nakawan. Yung dormmate ko na nagre-review that night, hindi na nakawan. Sa Club for Us Part 2. So yun, iiyak-iyak ako kasi matagal kong pinaghirapan makuha yung phone na yun. Tapos Mansari
Nyoni Phone Goodbye. Ah, naka-isang month pa lang talaga. Oh. Sony Ericsson pala siya, not Samsung. Yung pang music talaga, sobrang sa... Ay, shit! Ganun yung phone ko dati. Yung mga W, Walkman phones. Oh, yeah. Oh, yeah. W580 yung sa akin. Yun. Chucks lang. May ambag na rin ako, yay. Ang tagal ko nag-iisip kung may nangyari ba, na ba sa akin na pwede kong i-share sa inyo. Tapos, etong kwento ni Glenn nag-trigger sa memory ko. Additional detail pala, yung door sa common area namin is auto-lock kapag sinasara. So, ang conspiracy theory is may pumasok tapos hindi nag-ensure na na-lock yung door before dumiretso sa room. Kusa kasing sumasara yung door pagka-open, pero medyo mabagal. So, either antayin mo sumara or hilahin mo pasara. Baka nakaabang na somewhere close sa door yung magnanakaw at nagka-chance siya na pumasok without being seen by anyone. Or, may nagpapasok sa magnanakaw. Or, tagain nyo yung magnanakaw. Oh, isa ko lang. Hindi, inyo, pwede rin. Oh, isa diba? Sa inyo. Ay, hindi, ano, wala dito yon. Pero ako lang, ano, tayo lang nagsabi. Thanks for reading this. Until next time na may na-trigger trigger sa memory ko sa pakikinig sa inyo. Makakalimutin kasi ako eh. Yan. Love your podcast. I heard, literally, your improvements from day one since I'm binge listening. More episodes to come. Ay, and more loyal listeners. Stay safe and awesome, GBHS. Ang dami ko palang typo kasi I wrote this directly sa DM without proofreading. Ayan. Sabi ni Machan. Uy, maraming salamat. Ayun sa kwento mo. Alam mo naman, gustong-gusto natin mga ganyang kwento. Mga nakawa, nakipahay. Anong tingin mo? Anong pinaka... Ayun nga. Pwedeng nag-tailgate tulad ng sinabi nila. Tailgate yung... susunod ka doon sa unang pumasok na may authority. And then, pwedeng isa sa inyo ang nagnakaw. Parang pwedeng isa or may kasabot taga sa labas at pinapasok. Mm-hmm. Kasi ang lakas naman ng loob niya kung papasok siya doon, na outsider siya, hoping na may makaiwang naka-unlock nung door sa common room and hoping na may mga unlocked na dorm rooms. Para yun ang isa-isahin niya. It's diba? Too much of a risk to take into chance, di ba? Yes. Na, tignan na lang natin kung ano yung unlocked. Yun na lang yung nakawa natin. Di ba? Parang for someone to rely on a series of coincidences na ganun, parang ang slim nung chance of success, baka inside job. Tsaka paano ka makakatakas, if ever, kung auto-lock yung pinto? So, let's say nanakaw mo na. O ano ngayon? Ano yung escape plan natin? Diba? True. May magpapalabas ulit sa kanya doon. Sa dinahan. Oo. Or babalik na siya sa room niya. Ay! Ay, maraming salamat, Machan, sa kwento Thank mo. Thank you, Machan. Uy, tatuan naman tayo doon sa ano niya, kwento niya. Ay, sa sinabi niya, improvement from day one talaga ba? Wala kaya nga namin sinasabi nga namin wag na kayong makinig ng season 1 kasi hiyang-hiya kami doon kasi ang tsaka namin grabe struggle is real nun talaga sorry naman kasi ano di ba newbies ganyan hanggang ngayon may struggle pa rin naman struggle pa rin ay maraming salamat Machan sa kwento mo ito. Hello, another one. Hello again, G-Boys. It's me again, Boss Maeve. May nabanggit ako kay Gideon na potential slide story ko, pero hindi ito yun. Hindi pa ready yung story na yan because I decided to give it some time muna for the safety of everyone since it's very recent. Ito na lang muna ang kwento ko for today. Kung merong Brenda, may sort of sarili kaming version niya sa school namin. Itago natin siya sa pangalang Dixie Mattel. So here Dixie. It goes. Fourth year high school noon, hindi ko classmates yung naging tropa ko that year. Pero kebs, kahit sino naman tinatropa ko sa classroom. Hindi ako super friendly. Sorry. Pero ang group of friends ko nung fourth year ay yung commoners. Very forgettable figure. Commoners. Oh my! Very forgettable figure naman ako sa high school. And okay lang yun kasi wala namang relevance na nangyari. Kasali sa group namin si Dixie Mattel. Siya yung kaklase kong mahilig gumawa ng kwento tungkol sa sarili niya. Lagi niyang ikikwento na pumupunta siya sa ibang bansa pag summer. Sa kwento niya may malaking bahay sila. Sa kwento niya maraming business ventures ang family niya. Pero wala sa mga pinagkikwento niya ang totoo. Anyway, di naman big deal kasi siya lang naman nako-conscious sa social status niya eh. Pero tama na ang tungkol kay Dixie Mattel. Magkikwento ako ng incident tungkol sa mga nawawalang gamit namin na feeling namin ay may kinalaman siya.
Oh. Yung fourth year kami, using G-Tech na, uso yung G-Tech na pens. Mm. Ay, alam mo, kahit kayo, yan din yung ballpen ko. Yan yung binili kong ballpen. Yung mabagsak diba, mo minsan, ano, wala na, goodbye. Oo. Ayaw mong, especially ngayon, di ba, if ever lalabas ka, ayaw mo pag nagsusulat ka sa mga contact tracing papers na yan. Hmm. You don't want to use the ballpen there. Ballpens nila. Mm-hmm. Tapos pag sanay ka na sa gel pen, ayaw, parang diring-diri ka sa ball pen. Oo, ayaw mo na ng panda, ganyan. Parang ang hirap niyang gamitin. Parang kailangan idiin ka din. Ang pangit, ganyan. Anyways, and alam naman natin na hindi murang G-Tech, kaya madalas itong dinedekwat. Mababaw pero high school ito. Si totoo. Mahalan nga ang G-Tech ay kilala sa classroom kung sinong gumagamit nito. Bilang lang talaga. So sikat ka pag may G-Tech ka. Mm. Kaya pag may nawalan at most likely sa room lang ang kumuha ay malalaman agad. Nako. May isa kaming classmate, let's call her Sarah May. Bagong bili ang G-Tech niya, since uso nga nakawan ay naglagay siya ng palatandaan. Sinulatan niya ng barcode. Sinulatan niya yung barcode using a red marker. Ayun nga, nawala ang G-Tech pen ni Sarah May. Oh. You know me naman, G-Boys, mahilig ako mag-investigate. Tinandaan ko yung description ni Sarah May about dun sa nawawala niyang G-Tech. May isang classmate kami nun, nung morning, ay di naman G-Tech ang gamit niyang pen. Nung hapon, bigla siya nagkaroon ng G-Tech. Oh. Mm-hmm. Saan galing ang G-Tech mo? Hulaan niyo kung sino yun. Correct. Si Dixie Mattel. May hinala kami, pero since ayaw naman namin magbintang agad, pasimple lang kami nagtanong kay Dixie Mattel na, uy, nakita mo ba yung G-Tech ni Sarah May? Hindi niya directly sinagot. Defensive pa siya. Since uso nga nakawan ng G-Tech, defensive niyang sasabihin, kaya nga kahapon nagpabili na ako sa kuya ko ng G-Tech. Wow. Ready? How convenient. Ito sabi niya. Explain agad. Wala siyang kuya. Pangalan siya sa magkakapatid. Di na lang namin kinonfront since we all know siya ang kumuha ng G-Tech ni Sarah May. Ilang days ang lumipas, nakita namin na tinanggal niya yung barcode sticker na may red mark. Ate mong Dixie, tanga-tanga, bakit di itapon na lang, mahuhuli patuloy siya. Dinikit niya sa desk niya. Ayun, caught red-handed. Since elementary pa siya ganito, naunguha ng mga bagay ng iba tulad ng mga ballpen, marker at iba pang school supplies. Pero since maliit na bagay lang naman at wala akong narinig na nagnakaw siya ng pera or any valuables, ay mabilis nakaka-move on yung mga nawalan. Second story, nabanggit ko earlier na lagi niyang kinikwento na malaki ang bahay niya at maraming business ventures ang family niya. But we all know na sari-sari store lang naman yung sinasabi niyang business venture. Okay, nothing wrong naman sa sari-sari store. Uh-oh. Pero if you have to lie, pagtakpan mo yung sari-sari, yun ang mali. Pero, so one time, we were on a bus on the way to AFP Theater para manood ng El Fili play. Katabi ko siya that time. Nasa gitna ako ni Dixie Mattel at isa pang girl na kapitbahay niya. Since matagal na sila neighbors ni Dixie, alam niya na hindi totoo lahat ng kwento niya tungkol sa bahay. Oh, okay. Pero nung dumaan yung bus sa isang malaking bahay, pinagyayabang pa ni Dixie na bahay nila yung tinuturo niya. Yun pala yung katabing bahay na hindi naman malaki yung bahay niya. Anyway, since di pa rin tapos yung tungkol sa bahay niya, naisip namin mag-hangout after class. We were deciding kaninong bahay. Gagarin itong friend namin na matagal na niyang neighbor. She said ba naman, Dixie, sa bahay mo na lang kaya? Di ba malaki bahay niyo? Pasyal naman kami dyan. Di ko alam if she was being sarcastic. Ang daming palusot ni Dixie. In the end, dun kami tumambay sa bahay ng friend naming kapitbahay niya. Third story. By this time, super umay na kami sa mga pinagkikwento ni Dixie Mattel dahil alam namin gawa-gawa lang naman. February, during prom season, napag-usapan ng sa classroom kung saan bibili or mag-rent ng mga gown na susutin sa prom. Given di naman lahat kami na kaya na pasadya, marami sa classmates ay either bibili sa department store, mag-rent, or manghihiram. Eto na naman si Dixie Mattel, magkikwento na naman siya. Sabi niya, nagpasadya raw sila ng gown na susuitin niya sa prom. Oo lang naman kami nangoo sa kanya and ayaw naman namin i-underestimate kung totoo nga na afford na nila magpasadya ng gown. So dumating yung prom and napansin namin na hindi sakto yung fit sa kanya ng gown and looks like parang di naman rin personal style niya. Nakalimutan niya atang family friend nila yung family ng isang naming classmate and madalas nakakapag-usap yung dad ni Dixie at nung classmate namin. Since isang village lang sila, most likely neighbors,
at na-overheard ni classmate yung usapan ng mga tatay nila. Yung gown na sinuot ni Dixie nung prom ay sa pinsan niya. Once again, dahil gown lang naman yun, di naman big deal sa amin kung pasadya o hiniram. Ewan ko ba kay Dixie why she needs to make up these stories. Tatanggapin pa rin namin, naman namin siya kahit di siya mayaman talaga. Pero siya lang talagang insecure about their social status. Last story, ito nakakatawa na talaga dahil di ko talaga maintindihan ba't kailangan niya magsinungaling kasi we don't give a shit naman talaga. We are graduating batch na. Start na nung practices, inalaw nila magsuot ng casual clothes instead of uniform since practice lang naman ng grad. Yung group of friends namin, including Dixie Mattel, magkakasunod lang kami ng surname so magkakatabi kami. Since insecure nga siya about everything in her life, nagkikwento na naman siya sa amin about her life that she made up. Kwento niya, kahapon daw ay nagsa-shopping siya ng damit sa Forever 21. Mm-hmm. Ang nakakatawa, pagkasabi niya ng mall ay alam mo nang gawang-gawang kwento na naman siya. Sa SM Masinag daw. Noong mga panahong ito ay isa sa mga high-end malls lang merong Forever 21. Noong mga panahong ito ay sa mga high-end malls lang merong Forever 21. Hindi naman high-end ang SM Masinag. Loko-loko, babe. Saan ba itong Masinag? Sa may dulo ng LRT. Okay. Ang bagong bukas lang ito that time. For sure, hindi pa bukas lahat ng stores. Malapit sa Rizal to. Ako na gusto ko makasigurado wala talagang Forever 21 sa SM Masinag, I asked my classmate who lives nearby that mall since siya ang madalas nakapunta doon. I asked my Forever 21. Sabi niya, wala. Ayun lang naman mga kwento ko about sa isang classmate na mahilig gumawa ng kwento about sa buhay niya. Siguro nga insecure lang talaga siya sa tuwing nakakita ng mga bagay na meron ang iba pero wala siya. Pero looking back, narealize ko ang babaw lang ng mga lies na ginawa niya about herself. Pero still, little lies will eventually build up into bigger lies. This portion is brought to you by Bigger Light. Hayop ka, babe. Naalala ko to. Again naman, bigger lie. Bigger lie. Friends pa rin kami ni Dixie Mattel sa FB pero di ako masyadong updated sa kanya. Sana matanggap na niya ang sarili niya and stop making lies even if mababaw lang. Sorry kung napaka-boring ng kwento ko ngayon at humaba. Next time, marami pa akong ikikwento about sa high school at yung ongoing pa about sa true crime. Stay safe and negative from COVID-19. Mercy, compassion, productivity, and jolly hot dog. Boss Maeve, mapagmahal, McLovin. Ay, maraming salamat, Boss Maeve, okay, sa kwento mo. Tawan-tawa ako kasi alam mo yung sobrang nakakatawa yung feeling na alam mong nanloloko lang yung classmate mo pero she's saying na she's all that. Diba? Tapos ikaw na parang, talaga, okay, more. Okay, wow. Sure, Jen. Okay. Okay. May mga tao talaga na they can't help but make things more interesting. Ewan ko kung bakit. Mm-hmm. Kasi may kilala din ako ng ganyan na parang kahit sobrang liit na bagay lang, magsisinungaling pa siya. Parang, tas mauhuli siya na hindi, parang sasabihin niya, ay, ano, nagpunta ako sa ganito. Hello po? Ay, nandiyan yes, yung deliver mo. Okay, sige. Labas na lang po ako. Go. Sige. Ito na siya. Wait lang. Araw-araw may delivery. Hello. Game. We're back. Okay. Ano yung sinasabi mo? Or nakalimutan mo na din naman. Hindi, about mga taong mahilig maggawa-gawa ng mga malilit na lies. Hindi naman nila kailangan. Parang one step na lang to sa mga taong mahilig magnakaw ng di naman nila kailangan na bagay. Well, so parang, actually, you're saying sakit na siya, ganon. Parang kleptom. Like, kleptomania. Diba? Or baka may tawag talaga doon, diba? Makating kamay. Hindi, doon sa ano, yung nagsisinungaling to up their social status.
Catfish. Catfish. Uh-huh. Okay. Ay, maraming salamat, Boss Maeve, sa kwento mo. And hulaan mo ko anong dumating. Ano? So, Batman na naman, di ba? Hindi pa ba naubos ang lalagyan mo? Ang shelf na. Wala na, nasa labas na nga ng kwarto yung iba kong laruan kasi nga wala na ang space dito. So, paano mo sila nalalaro? Ano? Okay, kunyari, pag hawak kong ganyan. Pero usually naman pinipicturean ko lang. So, yeah. Ayan. Ay, and another one na ba? Ay, salamat Boss Maeve sa kwento mo. And another one. Hi G-Boys, new listener here. Pabinyag na lang ng name. Natutuwa ako sa mga topics nyo. Hoy, pabinyag daw. Okay, asan yung phone ko? Okay, so natutuwa ako sa mga topics nyo. Mga real life hanash at horror stories ang bet ko. Well, medyo magkakalat ako ng slide. Pero mabigat ang kwento ko. 5 months na nang nakakaraan sa napagdaanan namin na family ko. 2020 was a roller coaster, more of down than ups from Taal to COVID. But for this reason, bakit ngayon pa? Remember when you dream about sa pagsira ng ngipin mo? Mga pamahiin na kailangan mong kumagat sa kahoy? I dreamt about it. April yun nung nangyari. Siyempre, kumagat din ako sa kahoy. Kahit na mukha akong tanga, mukhang anay lang ang peg. Wala namang mangyayari kung di mo susubukan. Baka sa huli magsisika kakaarte. July came, birthday pa ng tatay ko. Sinugod siya sa ospital dahil nag-blackout siya. Iniinda niya yung sakit sa likod niya. He was a security guard in Manila. Tagal na siya doon. Mas matagal pa nga siya sa trabaho kaysa sa bahay. He was working hard kahit na nahihirapan siya. Okay, okay. Can I just say, sobrang... Overwork ba ang tawag doon sa mga security guards? Kasi sobrang tagal nila kailangan sa spot nila. Ito. Diba? Kahit yung sa ano sa office nga namin. Kasi yung account namin, kailangan may guard sa pinto. May ganun. Mga double shifts pa yung required. Mga kadalasan, diba? Mga guard natin. Tapos underpaid. Ganyan. Okay. Asan na ako? I immediately called my boss for emergency leave para puntahan ko sila sa ospital. Bumili ako ng paborito niyang ulam dahil di pa sila kumakain. Yung tipong panghanda sana ng birthday niya, naging pambayad na sa bill. Pinuntahan ko siya sa emergency. He was pale and I know he was disappointed on me. I was saying sorry for what I did. Wait, anong ginawa mo? He was saying na he forgave me na, and I was holding his hand and I know he was regaining his strength when I was beside him. Normal naman ang vitals niya. Discharged na siya. But mayroong problema sa lumbar niya. We thought that was just dislocated on his spine. But as weeks has passed, lalong lumalala. Di malaman ang doktor kung anong problema. Then, August came. Nahirapan na siyang huminga. Hindi na siya masyadong makatayo. As a result of the non-stop laboratories, he was diagnosed with multiple myeloma sa spine. Kindly refer na lang po sa Google. Myeloma, did I say that correctly? Which has 3 stages. As I research ito, napaluhan na lang ako na nasa last stage niya na. Sa araw-araw ng pagpasok ko sa office, inaalala ko si tatay. Minsan nainis pa ako sa shuttle namin dahil may music pa ng mga sad songs. Alam mo yung music video na nasa sakyan yung bida at nakatingin sa bintana sa labas at umiiyak. Natawa ako dun kasi parang minsan na-imagine ko. Nagagawa ko din yun. Parang nananadya, sakto yung music. Ganon, gagawa ka na. Soundtrack talaga. Oo. Para akong ganon, nakakatawa mang isipin pero di ko maiwasan. It's a struggle dahil 9 PM na ako nakarating sa bahay dahil round trip ang hatid sa mga kasamahan ko. Even if 4 PM ang out ko. Just frustrating juggling your time with my family at job, tumagdag pa ang kasamahan mo sa work na hindi man nagmamalasakit sa pag-sked ng mga same route with other employees. Kasi nga dahil sa shuttle siya yung It was a struggle for me. Pagdating sa bahay, ikaw mag-aasikaso ng lahat at biglang tatawag yung boss out of about your reports. Nakaka-drain. Umabot sa puntong weekends ay nagtatrabaho pa din ako at may scheduled na meeting. And my father broke down and said, tinatawag ka namin kasi kailangan ka. Saturday ngayon, wala kang trabaho. As I was explaining, I was about to zoom my boss.
ayun, in-excuse ko na lang sa boss ko na may pupuntahan kami, which is mag-grocery ng mga pagkain namin. After that day, sinugod na namin si father sa hospital. He was catching his breath and complaining about his back. Umalis kami ng bahay 11 p.m. at pumunta kami sa iba't ibang hospital, but they said full na ang mga rooms. May time pa na pinapasign kami ng waiver dahil may policy nga na bawal tumanggi ng patients. 7 hospitals na tumanggi sa amin. Umiiyak na ang father ko na, and I quote, mamatay na lang ata ako dito. Mamamatay na lang ata ako dito. Wala namang tumatanggap sa akin. This broke my heart dahil hirap siya makahinga. He was COVID negative. But still, di kami tinatanggap dahil pinaprioritize ang mga COVID patients. Umuwi kami na umabot kami ng 3 a.m. ng umaga. Pagod at puyat. Kinabukasan, sinugod na namin siya sa ospital. Binigyan na siya ng oxygen. 3 days, maayos naman ang kalagayan niya. Pero nasa isolated room siya. Dala niya yung CP niya. I reminded and texted him na magpagaling siya at nandito lang kami para sa kanya. 5 days passed, inopera na siya sa lungs dahil may tubig siya sa baga. Binatasan at nilagyan ng tubo para yung tubig mailabas. Lagi nag-video call si tatay sa amin. Buti may nurse siyang mabait, kung hindi namatay na daw siya dahil parang nalulunod na siya. Day 6, wala pa rin kaming tulog. Work from home ang setup ko. Then good news came, negative ulit si father sa second swab test. Pwede na namin siyang bantayan. At yung araw, tuwa kami ni mother para maalalayan namin si father. 6 a.m. na ang tulog ko. 9 a.m. Then kinabukasan, need ng blood. Any NCR branch of Red Cross, walang blood for AB positive. We went all the way to Pangasinan with just request for blood ang dala. We traveled for 8 hours, balikan for blood. Freezer ang loob ng kotse dahil sobrang layo ng kinuhaan namin. 8 p.m. we arrived sa hospital. My mother was panicking because my father's complaining. Bumili pa kanyang pagkain namin dahil di pa kami kumakain. Pagbalik ko, naghihingalo na si tatay. Tumitirik na yung mata niya. Abnormal yung heart rate niya. At nagpapanik na din pati ang nurse. My father said, wala na akong makita. Mamamatay na ako. Di ko na kaya. I was holding his hand para kumalma siya. Saying tatay many times, waiting for his response. Tumingala siya at tumirik na ang mata. I know lumalaban pa siya noon and then pinalabas na kami. My mother and I were praying na sana maging okay si tatay. Nire-revive siya 10 times but failed to. We cried as we heard that. My mother, I, my sisters through. Ah, parang tinawagan nila yung mga sisters niya through video call. Wala na siya. As I looked to the hallway, I don't know if kung siya nga yung nakita ko paglabas ng room niya. Kasi naka-hospital gown, naglalakad, at mukhang bagong gising at nakangiti. I know na masaya na si tatay sa langit. Ang dami na niyang pinagdaanan. Halos araw-araw ang laboratory test. Hindi na siya mahihirapan. But as I type here, umabalik pa din ang alaala. Miss ko na si tatay all throughout. Ang sakit na makita mo ang tatay mo nasa morgue, nakabalot. Alam kong gusto na niya umuwi nun. Pero hindi ko akalain na ganun siya uuwi. Gusto niya na lang matapos ang problemang yun dahil pagod na siya. Hanggang sa huling hininga, di ko siya binitawan. Parang hinintay niya ako makabalik galing sa Pangasinan bago siya mamaalam. Pasensya na Glenn and Gideon na pahaba. Sana mabasa niya to. Napaiyak ako kakatype. Gusto ko lang i-share to. Even if 5 months ang nakalipas, parang nung nakaraan lang nangyari. Salamat Glenn and Gideon. Sabi ni... Oh my God. Ah, pabinyag pala ng name. Sorry. Okay. Dito na ako. Wala. Si ano? Si... Meron na bang Zatanna? Yan, si Zatanna. Okay. Ang hirap nito. Oo nga eh. Ah. Ang hirap i-process kasi parang ang bilis-bilis ng mga nangyari. Pangyayari. Oo. And don't feel bad na feeling mo 6 months, 5 months ago nakalipas na as if you need to move on ng ganun kadali because you don't have to. Tatay mo yun eh. Mm. In your own time, di ba? Yeah. Sobra. Yung mga gantong stories parang maano ka, parang mapaisip ka na, what if nandun na tayo sa age na ganun, di ba? Yung parang yung parents natin. Hindi mo alam, parang
just one day nag-blackout yung tatay niya, tapos dire-diretso na from there. And paano kung, di ba? Oh my God. Shit. So parang ano, 'di ba? Are we ready? Kasi parang I don't think we will ever be ready if ever mangyari to sa mga ermat natin, sir. Well, yeah. Ako kasi wala na akong tatay, pero yeah, sa mga magulang natin, 'di ba? Kasi parang hindi, there's no escaping it. Ay, mangyayari talaga 'to. Pero ay wala lang, parang fuck, anong mangyayari if ever? Ayun, basta shit. It was nice reading about this kasi nung namatay yung airpot ko, sobrang bata ako pa. I have no recollection kung ano nangyari. Ang naalala ko lang, nasa school ako. Kinder kasi ako noon. So, kinder one. Mga 6 years old. So, pinatawag kami sa bahay. Ay, sa school. Kasi nga, hindi ko alam kung bakit. Ang iniisip ko lang, uy, uwi anong maaga. Ayun pala, nasa deathbed na yung airpot ko. Ganon. So, kaya pinatawag na kami. Ganon. Pero yung hindi ko naalala eh. So, ayun, parang yun lang din. Naisip ko na ganito din kaya yung nangyari during that time. Ganon. So, ayun. Sana, in your own time, di ba? Zatanna. Di ba? You don't have to feel pressured kung na kailangan ba 5 months ago. Well, ano na ba nga niya sinento? January. So, okay. Mga 8 months and March na. Yeah. 8 months ago. Di ba? And if ever, di ba, we'll always be here for you if ever you need somebody to talk to. Yeah. So, I think there's no shame kung maiyak ka sa sasakyan pag may naalala kang song or may narinig kang ano, naalala kang memory nyo. Kasi magulang mo yun eh. So, parang kung hindi maintindihan ng mga kasama mo yun, bahala sila. Basta ikaw, process it the way you know how and take your time. And salamat na sinare mo to sa amin kasi this is extremely personal. Mm-hmm. Pero yun, and a lot of people will learn from this na, di ba? Kagaya nangyari sa kanya, we always choose our jobs, our work over our parents minsan. And guilt, sobrang guilty ako dyan. Kasi taga kong di umuwi sa amin. Oo nga, ano ba? Oh, 1 year na. 1 year na ba? Tama ba? One year. Kasi COVID exactly. Din naman. No? Last kong punta birthday niya. So, last year yun. Mm-mm. March. Okay. So, I mean, isa din to sa mga reason na na-overlook na kasi naka-focus tayo sa COVID. Mm. Hindi natin nakikita yung mga taong namamatay other than COVID. Mm. Diba? Na merong mga may sakit na na-disregard kasi nga naka-focus tayo sa COVID. Parang yung mga ospital natin puno ng mga COVID patients. Ganyan. Well, ayun. So, ang hirap. Sana matapos na to. Shucks. I mean, alam natin kung reason kung bakit hindi. But, okay. Yeah. Okay. Ay, maraming salamat, Zatanna, sa thank kwento you. Mo. It's gonna be okay. Yeah. And another and one? Another one. Ako naman. Okay. Afternoon, my G-dudes. Greetings from Davao. Kayo na po. Davao. Bakit? Wala, nabasa ko kasi yung Davao. Kaya napabigay sa akin ng name. Didiretsuhin ko na. Ang story is all about me. 14-year-old me. Isang araw, may nag-message sa akin na dude named Michael. Joke. Pero di ko na talaga matandaan, so yan na lang. So start na po tayo, sir. Si Michael, di ko talaga kilala. And wala talaga akong lalaking friend. Strict father ko noon. So if meron man, sinasabi kong baklayan kahit di naman. Okay, going back, yung nag-message siya, sabi niya sa akin, friend niya si Princess na kaklase ko. At that time, hindi ko inisip na baka coincidental lang na same kami ng acquainted friend. So, ako, inisip ko kagad yung classmate ko. Ang tanga lang, Bobby's line sa Four Sisters and a Wedding. Ang tanga lang. Ayun ba yun? Ang tanga lang. Kasi I entertained him because I thought, why not?
Di po ako naghahanap ng jowa ha, kasi medyo bata ako mag-isip and it never crossed my mind. Promise, innocente po ako, kaya nga hindi ko napansin itong rabbit hole. And because of this convo, it became my turning point, especially when having message requests. By the way, sa messenger to, and sorry I tried looking for the receipts but can't find it na po. I blocked him but apparently wala na sa block account. This was year 2015, so di ako sure if dinidelete nila pag ganito nakatagal. Ewan ko po, di ako techie kahit 2001 ako pinanganak. Nako! How dare you ipanganak ng year 2000s? Oh my. So ilang taong ka ngayon? 20? Okay. 19? Ay, okay, 20. Siguro. Dito na tayo sa first chats niya. Like, hi, kumusta ka? Ganun, mga pa-close na eme. Until nag-ask siya, ano raw yung damit na suot ko? And take note, hapon and evening niya ako tinatanong. I find it weird kasi ganyan ba makipagkaibigan mga tao ngayon? Tatanungin kung anong suot? I did not find it creepy though, but never replied to any of it. But, I did. After a week, yeah, he was still asking the same question. Addict ata, or baka naman, fashion junkie itong si Michael. Akala ko nga yun na yung last na magtatanong siya until one night, he asked, ano raw suot ko sa pang-ibaba? Wait, lalaki si itong, si ano to, no? Bigyan ko siya ng code name, si Sinestro. Babae to. Ah, babae, okay. Mm-hmm. Sige. Yeah. So, asan na ako ulit? Pero ito, mas malala, biniro ko siya, sabing red. And guess what, sir, he asked me to remove it. Then asked me if I did remove it. I was hesitant, pero I wanted to know kung ano ang susunod. Wait lang, clarification, wala pa akong ginawa sa lahat ng pinag-uutos niya. He was okay, chatting through messages, so no cam. So he couldn't see me at all. That's why I can lie to him about me doing it. Buti nga, hindi niya naisip mag-video call. Okay, so I replied saying, I did. He then proceeded to tell me to touch it. You know, that thing under you. Bebe po ako, by the way, kung di pa obvious. A babae po ako. But this was it. I blocked him and shut my laptop and slept for the rest of the night. But, I checked the next morning and he was still chatting me. Mga sir, kung nakita nyo lang yung sinabi niya, nakakadiri. Ano, masarap ba? May lumabas pa? Asar, gusto kong makita expression mo. Buti walang emoji kasi mas nakakadiri imagine. Kahit na block ay tanong ng tanong patong manyak like, andiyan ka pa ba? Why are you not replying? Hello? After a few days, I decided to search his account on FB and I found similar acquaintance sa kanyang friends list and may kaklose ako na nakalista rin doon and messaged her if kilala niya ba and she replied no. Napapaisip ako kung pwede ba na pikain mo yung friends mo or talagang kilala lang nila siya pero nakalimot lang. Pero I still judge my friends na nakalista dun sa account niya for having that kind of friend. Gosh, 14-year-old me is no more innocent and I felt bad for being too pure because of that. Yun lang po, salamat sa lahat. Kung mabasa man ito, congrats, may ambag na ako. Pero to be honest, gusto ko lang maging isang listener kasi naalala ko yung isa niyong story about dun sa SG ng debate club na pare and married kay gets pero haliparot na manyak pala. Sorry, kalimutan ko sino nag-send. Nalala ko to. Nalala mo ba to? Mm-hmm. Yeah. If bigyan po ako ng time ni Lord, joke, let me share my father dear na ubod din ng kalaswaan or kasamaan. Oh. Okay. By the way, okay. Narinig niyo na po ba yung news? Sorry, hindi ako natawa doon. Natawa ko sobrang contrast nito sa last story kasi. Oh, by the way, narinig niyo din po ba yung news about sa Chop Chop na lalaki? I remember yung season 3 niyo about murder that shook the nation. First time kaya na pa sobrang pinagsasabi. Sorry po at ayun lang. Okay. Sabi ni Sinestro. Sinestro. Okay. Sino daw yung na-chop chop na lalaki? Well, yun. Hindi pa namin naririnig yun, Sinestro. Or siguro... chat mo kami. Let us know kung sino yun. Or nakilala ba? Kung sino link. Yung... Oh. So, yung ginawa sa kanya ay kinakatfish siya and at the same time, pinagagawa siya ng malalaswang stuff. Diba? Well, kung ayaw mo, diba? Kung ayaw mo ng ganun, ayaw, tama lang din naman ang ginawa mo na enough mo na. Don't engage. Kahit yung sabihin mo na sasakyan ko lang, tingnan ko kung anong gagawin niya. Baka dun ka mapahamak. Kasi baka gamitin niya against you yung mga sasabihin mo. Diba? And
possible din na isa sa to sa mga friends mo na inaano ka, pinagtitripan. Yun yung mahirap eh. Diba? Tapos pagtatawa ng account. Kung kakagat ka ba. Ganun. Pero kasi at 14 years old, dapat wala pa to sa utak mo eh. Yung mga ganito. And it's sad that some people put it there, yung mga ganitong thoughts. Parang lahat tayo nagkakaroon ng sexual awakening, pero minsan choice natin kung kailan, di ba? Or nangyayari lang siya ng parang organically, hindi yung may creepy na magpipilit sa'yo ng mga ganitong bagay. Yung nga sabi niya, parang yung innocence niya parang nawala, parang ganun. Pero buti na lang, hanggang dun lang at hindi na nag-progress. And, ayun, medyo nagulat ako dito sa father dear na ubod ng kasamaan. So, I mean, this is going to be a very sensitive topic. Pero ikaw, if kami okay lang naman kami, di ba? Ikaw, kung kaya, o kung okay lang din naman sa'yo. Diba? If you want to share. Okay lang din. And yung sa chop-chop na lalaki, let us know kung sino yun. Or kung anong case yun, di ba? Para we can tackle that. True. Ayan. Salamat, Sinestro. Salamat, Sinestro. Okay. Kaya pa ba ng isa? Ano? Isa pa ba? Last ba? Na tong kay Okay. Ito ulit si Teka, tingnan natin. Ayan, okay. Sige. Basahin ko na. And another one. Hi, G-Boys. Hindi ito dapat kasama sa mga isasabit ko. Pero dahil episode nyo regarding cybercrime, naisip ko na i-share ko na din. Pipiliin ko lang yung ilan sa mga kwentong scam ko tapos ilalagay ko yung realization ko sa end ng bawat kwento. Supposedly, ilalagay ko to sa ES nung tinatype ko na ang haba niya. So, naisip ko, i-slide ko na lang. Okay, okay lang to. Hindi to anon, by the way. Sabi ni Rod Memihe. Hi, Rod. Hey, Rod. So, ito yung first kwento. Naghahanap ako na ng extra income so gumawa ako na ng account sa freelance at Upwork. Legit naman itong mga site na to. Alam naman ng lahat. Umaga ako gumawa ng account sa freelancer, pero hapon na nung araw na ngayon na may na-receive akong notification na they are interested daw sa profile and if okay daw ako for interview. So, wala pa akong duda noon na may mga fishy eme. So, we proceeded sa interview. Oks yung interview, video pa nga eh. Nag-polo po pa ako, putang init. So, yun, after ng interview, after a few hours, they called back for a final interview. Ibang tao kausap ko dito. Pakilala siya pati position. As of this moment, tatlong tao na nakausap ko. So again, video eme-eme. After nung final interview daw, babalikan daw nila ako for the offer kung accepted. Yung usual na recruitment process. Tapos, kachat ko sa WhatsApp yung recruitment officer ko. After ng call namin, sinearch ko yung company name na binigay nila. Shams, legit na company. Malaking company talaga. Wala pang 1 hour, tumawag sa WhatsApp yung RO ko, recruitment officer. Okay. Immediate hiring nga daw kasi. So, kakausapin daw ako nung huling tao nag-interview sa akin dahil nakapasa na ako. So, i-check na lang daw nila kung may capacity ako to work from home at kung acceptable sa akin yung rate na yung offer nila. So, at this point, job offer na tayo, sir. Tapos, i-check din kung okay ang speed and kung kaya ng desktop yung ipapa-install nilang system. So shit, yung sweldo ko na in-offer nila sa akin, maganda talaga, like 150% better sa current pay ko. Considering na part-time yun, sumabit ako sa PC requirements. Oh, turned out, hindi daw capable yung desktop namin sa bahay para sa system nila. Plus, para daw secured yung financials yung i-handle ko. As an accountant, common practice sa field namin. Ang resolution, papadalan daw nila ako ng unit and pwede ko na daw i-keep yung unit pero salary deduction na lang. Pinakita nila yung computation. Acceptable naman, sir. All in perfect sa point na to. Until bigla nila sinabi na kailangan kong i-shoulder ang shipping fee ng asset from US to Philippines. Right after nilang sabihin yun, kinutuban ako ng masama. They explained naman in a very professional way bakit ako ang magbabayad ng shipping fee. What made me think further ay kailangan ko daw i-send agad yung money ASAP. What I did was message the FB page of the company and here it is. Oh, alam ko tong company to. Okay. Sasabihin ba natin? Wag na lang. Hi, company. I just want to confirm something as I have been hired by dito
ng name and coordinated through another person. May applications made through freelancer and I just wish to confirm this as a safeguard on my end. Thank you and your reply is highly appreciated. Tapos sinabi niya, Rod, this guy is not an employee of the company. We have been advised that this is a scam. We do not require applicants to download or pay for anything in order to obtain employment. You are welcome to search for employment opportunities at the official website, yada, yada, yada. Okay. So, sabi ni Rod, thank you very much. In any case, is your company open for part-time and offshore employees? Sumagot naman ng, unfortunately, our team does not assist with employment inquiries. If you would please, okay, so hindi sa, ni-redirect siya sa kung saan siya pwede mag-apply. Okay, so nag-thank you na sila and bye-bye. Ang ending okay. Tinanong niya, are you single? Sabi. Afam. Ay, mm-hmm. Sagot sa kahirapan. Bukod sa wala naman talaga akong pambayad, naisip ko na din i-report. Pero gusto ko din yung tinanong ko kung may offshore EME sila. Ayoko nga, parang doon na nagtanong. Eh, na. Moral lesson, mag-research talaga. It won't cost you that much. Especially sa kwentong to. Una, too good to be true. At pangalawa, pinaka-importante, walang hinahire na may kailangan bayaran, lalo na sa freelancing and offshore employment. So, ayun. True that. Okay, gusto ko pang magdagdag sa entry na, ang entry na to, pero next time na lang. Yung isa ay yung muntik na ako ma-scam nung unang beses akong magka-credit card at may experience sa bangko na di ko makakalimutan. Ang haba na kasi nakakahiya na he. Ciao, G-Boys, Rod. Ay, ikaw pa ba naman, Rod? Ikaw pa ba, Rod? Anong mahiya? Diyos ko, tayo-tayo lang dito, Rod. Kaya, ano masasabi mo sa kwento nito ni Rod? Alam mo naman, yung mga gantong kwento, gustong-gusto ko yan. Yung mga scaman. Buti na lang hindi naging successful at na isahan sana si Rod sa shipping fee. First of all, kaya niyong ipa-salary deduction yung PC, pero yung shipping fee hindi. Shipping fee hindi. Oo, sana deduction na lang din yun. Wala ba kayong cash? Paluwal muna kayo ng shipping magkano fee. Magkano ba? Shipping fee. Magkano ba tinatanong sa'yo, Rod? I mean, super laki ba? Ay, feeling ko malaki. Kasi galing medyo US man, daw eh. Tapos diba? Ano, PC, ganon. So kung medyo ano ka eh, di ba? Sige. Oo nga eh. Kasi parang ako medyo parang ready na ako eh. Tatanggapin ko niya parang ganon. Specs. Diba? Medyo ano to, yung scam nila ay maano, maraming pasikot-sikot. Oo. Yung na, may chance na makahuli din talaga. Oo. Yan talaga. Buti na and lang. And sinabi niya, very professional. Alam mo yung medyo ang hirap din i-discern pag magaling yun ang i-scam kasi in a professional way magsalita. Hindi niya alam yung ini-scam niya si Rod yun. Ay, naku. Doon sila nagkamali. Wag na wag si Rod. Don't me. Don't me. Maraming salamat, Rod, sa kwento mo. Thank you, and Rod. Ayan na naman po ang isa na namang umatik abang slide into our DMs for today. Sana nag-enjoy kayo. Ang sumain nyo. Halo-halong so stories. If ever may mga comments kayo or additional information about the topics ngayon or sa previous episodes, you can share your thoughts by using the hashtag CryptologES. Yes. Or and if you also, have stories. Sige, go, Glenn. Go muna kasi na ano ko. So if you have any stories na you would like to share to us, you can DM us at Facebook, Instagram, and Twitter. Look for Cryptolog. Yeah, sir. You can also email us, cryptolog@gmail.com. Lalo kung may mga attachment, pictures, audio. Gusto nyo record yung story nyo, kayo magbasa, go ahead. Kung anonymous naman, curious cat. Yep. Follow nyo na din kami. Mag-subscribe na kayo sa YouTube kasi kailangan namin. Oh, yan. Parang awa nyo na. May shoutout ka ba? Okay, wait. Parang wala pa. Okay. Wala pa for now. Ay! April 1 to, diba? Okay, wala pa naman. Malayap. Shoutout to Tress at The Only Tress. Hello, happy listening, Tress. Hello! Ayun lang. Ano ba? Is there anything else from your end? Paano na rin sa Patreon? Pa-subscribe sa YouTube. Oh, yeah. Kung gusto nyo via PayPal, make us feel your love, your creepsy love. Or GCash.
cripslog@gmail.com, di ba? Sa PayPal. Sa PayPal. Yeah. What else? Ano pa ba? Yun lang. Ano ba? Gusto mo i-shoutout natin yung mga ano, mga nag Patreon sa atin so far. Okay, sige sige. Kasi para may ano, we said na may pa-shoutout tayo sa kanila. It's been a while. Sige. Sige sige. Patreon and PayPal na. Ito ba na yung nasa keep? Ah. Okay. So we would like to thank our supporters kasi 'di ba, mga patrons natin 'to. So maraming salamat, 'di ba, sa alam mo 'yun, sa pagsuporta sa Cripsilog. We feel your Cripsil love. So ano, ito si sila Gratch sa Limbako. Gratchy! Kay baka naman secret lang yung mga last name. Sige, wag na lang natin sabihin yung last names. Sila Ramia, si Flo, si Domdom, si Nikki, si Rod Memihe, pero sinabi ko yung name. Si Diane, si Erica, Jelly, Tahara, si Hellcat, Catherine, The Bay, Glenn. Sige. Sorry, si McCoy, si Jai, si Jason, Strawberry Pancake, ay, wow, si Jasper, si Jerome, at Vina. And, at yeah, sa PayPal ay, din. Grabe. Oh, sa PayPal sila Anna Senina, si Steph, and si Bondage Girl 69. Nako, si Jason Reyes nasa Patreon na. Magpe-PayPal pa. Ay, grabe naman yan. Cripsilog@gmail.com. Idamay na rin natin itong Gcash. Since konti lang naman. Sige. Sige, ako naman. Sige. Thank you kay Zell, kay April, kay Dom at Domski, RJD Zone, kay JD at Envy Was Here, Kristan Arumin. Last time sabi ko Christian, it's Kristan pala. Sorry, Kristan. Thank you. Giancarlo, Boss Maeve, kay D at Oinky Key, Sack Apron, itong isa ayaw magpa-shoutout, kay Bea Aldana, Ventura, another one na ayaw magpa-shoutout. Ang lalaki ng bigay nyo, tas ayaw nyo magpa-shoutout. Ayaw! Di ba? Kay Leo Leonard, Valentino Newell Jr., Jasper, kay Jeppy at Jepotsky, ito pa, ayaw din magpa-shoutout at ang laki ng bigay, kids. Ay! Medyo napalaki ang smile naming dalawa dito, pero you know who you are. From Christian Marie May, John Dagok, Alisa Anteneo, Bon Serrera, Anthony Aberilia. Hey! Wow! Thank you, Anthony. Kay Joey at Friday for Joey, kay Avi Aviera, at kay Marco Kaabay. Uy, hindi ba kasali si Barbie? Kasi na-skip mo yata siya. Or... siya yung ayaw mag... Ay, hindi. Oh, pala, hindi pala. Siya, Barbie. Okay. Barbecue. Barbie. Kala ko no shoutout. Ayan. Uy, maraming salamat sa mga... in your own little way, you helped us, di ba? Sobra. Continue with Cripsilog. So, maraming salamat for the support. Diba? Yes. Mahal na mahal namin kayo. Tama. And hindi nyo alam kung gano'ng kalaking naitulong nyo sa amin dalawa. Hindi lang namin may kwento. Pero soon. Hindi ba pwede? Pero grabe. Naku! Buti na lang. Everything. Sobrang sakto. Diyos ko po. Parang shit. Glenn, saan anong gagawin natin? Pero bawal pa sabihin. Pero definitely ikakwento namin sa inyo when the time is right. Yes. Yeah. Ayun lang, maraming salamat for listening. Ano, meron pa ba tayong nakalimutan? Okay, we're all good. Register to vote. My name is Gideon. This is Glenn. Mercy and compassion. And productivity, bitches. Buyers. Bye. Stop. Ayan.